book is small but incredible. Jutay pero juicy. Ha? Char! Kamusta ka, wonderful bookers all over YouTube? My name is Gerald. Welcome to another video! Today mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang aking mga TBR para sa Wikathon. Kung hindi niya alam po ng Wikathon, this is Yatita Kate's dream project wherein this is a month-long readathon set in August. Kasi ang August ay ano, buwan ng Wika! Taray, teacher ko, girl. Oh, teacher ako. All of the books that we are going to read for Wikathon will be written by Filipino authors. That's why I am super happy that I am co-hosting it with Yatita Kate, Love Julian, Alex on the Block, and Her Bookish Side. Kasi alam niyo naman, talaga kinakampanya ko noon pa man na tayong mga nagbabasa dito sa Pilipinas ay magbasa ng mga libro na sinulat ng mga Filipino authors. Dahil kung nasusuportahan natin yung mga libro na sinulat ng mga ibang lahi, why not support our own authors. Nagbibigay tayo ng pera para sa ibang lahi, pero hindi natin magawang suportahan ang mga likhang Pilipino. Maybe yung iba sa inyo sinasabi, oh, hindi ako nagbabasa ng mga gawa ng Pilipino kasi sobrang cheap, sobrang jolog. Like, bitch, hindi mo kinakool ang pagbabasa lang ng mga gawa ng ibang lahi, ha? Kung sa tingin mo, nababawasan yung coolness mo dahil nagbabasa ka ng mga libro na gawa sa Pilipinas o gawa ng Filipino, supporting your kababayan's work is not making you lose your coolness. Alright? Wikathon is a perfect readathon para mabuksan ang mata mo sa mga libro na sinulat ng mga Pilipino na kaya rin makipagsabayan sa mga libro na sinulat ng mga taga-ibang bansa. There you go. I said it. Facts only. Anyway, sa mga gustong sumali dito sa Wikathon, meron kaming Discord server na pwede nyong salihan at yung link tong Discord na yun ay nandito sa baba. And kung gusto nyo rin malaman yung full explanation about Wikathon, Yatita Kate, the creator of this readathon, has a video explaining all about this. So, ilalagay ko rin yun sa baba. So, go ahead and check that out. Dito sa Wikathon, you can read whatever you want as long as it is written by a Filipino author. Gumawa rin ng mga TBR prompts ang Wikathon. Just, you know, to add spice to your TBR. That is what we are going to do today. Let's go! Level up! Level up, level up, chart. We have 8 prompts for Wikathon, and the first one is Filipino SFF, wherein we're going to read a sci-fi or fantasy book written by a Filipino author. So dito, ang pinili ko o ang babasahin ko ay Project 17 by Eliza Victoria. Alright. Nakakatawa kasi this book is just a very small book. This is just 159 pages. In this story, we're going to follow our main character, Lillian, na hinire ni Paul Dolores para mag-babysit sa kanyang kapatid. Pero, itong kapatid niya ay hindi baby, mga kababayan, dahil itong tumatawag. May tumatawag, pero I'm not answering unknown number, so, sorry, bitch. Hindi lang nga baby ang kanyang kapatid, dahil ang kanyang kapatid na si Caleb ay 28 years old already. Ito kasi si Paul ay mag-uumpisa na magtrabaho, at ang gusto lang niya is may magbantay dito kay Caleb para siguraduhin na nakakainom to ng gamot niya sa oras. At si Lillian niya ang kanyang napili. Pero ito si Lillian, bilang isa siyang dakilang curious nga po ano, nag-search siya sa drugs na tinitake ni Caleb, at wala siyang nakitang kahit anong records tungkol sa drugs na to. And also, ito pa ang something na fishy, mga kababayan, sa National Central Database, sila ay nakalist as dead. Rar. Okay. So this is really intriguing. Gusto ko na nga rin itong basahin ngayong July, pero tinitaste ko ang sarili ko dahil gusto siyang basahin for Wikathon. Next prompt is Filipino LGBTQ. Filipino LGBTQIA+, wherein we are going to read books that are written by Filipino LGBTQIA+ author. For this, ang babasahin ko ay Mga Batang Paws by Segundo Matias Jr. Sabi ko nga sa inyo noon, di ba, I am hesitant to read another Segundo Matias Jr. dahil nga sa aking experience sa Muy Muy Lulumboy. But I am expecting this to be better kasi this will be catering teens, so baka makagip ako, ganon. I also wanna read this book because this tackles HIV, so I wanna educate myself about yung mga pinagdadaanan ng mga HIV positive. Another book na babasahin ko for Filipino LGBTQIA+ is Bagay Tayo by Jerry Gracio. Ay! Iisip ko pala, kinikilig na ako kasi umpisa ko nang basahin to, pero I want to start all over again kasi tumigil ako pagbabasa in the hopes na makakita pa ako ng physical copy. Kaso, hindi na pala sila nagpo-produce ng physical copy ng Bagay Tayo, so it's really the PDF, dear! It's really the PDF! Sobrang kilig na kilig ako sa love story nila ni Mong and also on how he do the storytelling and how he do the cooking and yes, he do the cleaning. Yes, I'm so excited to read Bagay Tayo by Jerry Gracio. Next prompt is new to me, wherein magbabasa tayo ng mga libro mula sa author na hindi pa natin nababasa before. So for this, ang babasahin ko ay
Hello Universe by Erin Entrada Kelly. Marami lang akong narinig na good reviews tungkol sa mga gawa ni Erin. Binili ko tong libro to kasi akala ko ito yung lalani, pero hindi pala, iba pala to. This is a middle grade story, pero hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa story or I don't know the synopsis. What I know, however, is meron siyang stamp ng awards. And you know, I'm a hoe for stamps. I'm a hoe for books with awards. I'm excited to read this. Middle grade fantasy, perfect na perfect para sa kakayahan ng mga brain cells ko. So, yeah! Erin is new to me. And let's see if Erin will be a regular to me. Next prompt is The Modern Pinoy. Read a book by a Filipino author set in the present day. Ito consider that the present day is yung year 2000 up to 2020. For this, I will be reading this is Kiki Machine Comics bilang 10, Sanduguan ng Sangkalawakan. Ito yung mga kind of comics, strip comics na nakikita natin si Jaryo. Doon talaga siya nag-originate. This is by Manix Abrera and I am collecting this since I was in college. I miss the characters dito sa Kiki Machine kasi tagal ko lang hindi nakakabasa ng Kiki Machine Comics. Next prompt is The Filipino Diaspora, wherein we're going to read a book written by a Filipino diaspora author. Sabi nila ang diaspora daw is yung mga author na Filipino pero nakatira sa ibang bansa. Something like that. And for the Filipino diaspora, ang babasahin ko ay... Saan? Char! Kaya wala ka sa e-book and that is... Wait, Filipino diaspora ba si Rin? Okay, I'm back. Nag-search ako ng diaspora. Tama naman yung meaning ko, no? Filipino author na nakatira sa ibang bansa. Ang option ko talaga dapat dito sana is... The Bone Witch by Rin Chupeco, because this is also our book of the month for Trehos. Pero si Rin Chupeco ay dito sa Pilipinas nakatira. Oo, so hindi siya pasok. So ang mangyayari po ay isi-switch natin. Oo. Ito lang pong Hello Universe ang aking babasahin sa Filipino diaspora. Si Erin pala ay lumaki sa Louisiana pero siya ay nakatira ngayon sa Philadelphia. Pero sa new to me, ang babasahin ko ay itong The Bone Witch by Rin Chupeco dahil hindi ko pa rin naman nababasa ang kahit na anong oh my god, nabasa ko na kasi nagbasa ako ng Wicked As You Wish. Huwag ko na lang kayo sabihin na basa ko yung Wicked As You Wish. Pero, na-stress ako. Consider ko na lang siyang new to me kasi hindi ko yung matatapos yung Wicked As You Wish. Parang hindi ko pa siya ganun kakilala. Like, I saw you. You're familiar, but, like, I can't remember. So, dito, sa The Bone Witch ko, siya talaga makikilala. Nang lubusan. The Bone Witch by Rin Chupeco. Next prompt is Stupid Love. Sometimes an easy chair. Stupid love, precious the morning air. Stupid love. For Stupid Love, ang babasahin ko ay Karmic Hearts by Kwento ni Jingnes. This is from Wattpad. Medyo may pagka-fantasy to. We're going to follow our main character na si Carmina Joanne. Cupid will give her a mission na pag-connectin yung mga tao na dapat mag-connect. Sa unang part na aksidente siya, in order for her to be alive once again, kailangan niyang matapos yung mission niya na tatlong strings. Hindi ko alam kung tama ako, but anyways, yun na yun. And also, syempre, itong si Cupid at si Carmina, magkaka-inlovean. Pero syempre, para magkaroon ng conflict, hindi dapat ma-inlove si Cupid sa tao. Titingnan natin kung ano mangyayari. Can love moves in mysterious ways? Let's go to the next prompt! Next prompt is sariling wika, wherein magbabasa ka ng libro sa sarili mong wika. Pwedeng Bisaya, Hiligaynon, Cebuano. Pero ako bilang Tagalog ang aking sariling wika. We are going to read Tagalog books. For Tagalog, I have a lot of books na gusto kong basahin. Lima. Let's see kung kaya ko, pero I will set these 5 books for this prompt. Let's see kung masasalo ko, oo. Pero ito na ang 5 libro! Wah! Successful! Tagalog books are the good shit! We have 56 by Bob Ong, kasi lahat ng libro ni Bob Ong nabasa ko na, ito na lang ang hindi ko pa nababasa. Dekada si Tanta by... Si Tanta? Dekada si Tenta by Luwal Happy Bautista. Nasimulan ko na rin to, 77 na ako, pero hindi ko pa natatapos. So I'm planning to finish this because this is very fitting sa nangyayari sa bansa natin ngayon. And also, I have in here the 2 books of Janice Lang, the books 3 and 4. Itong 3 nabasa ko na, pero gusto ko siyang ulitin basahin because distracted na ako or whatever. And then the book 4, kasi...
after yung 3-4. Pero kasi conflicted din ako kung babasahin ko tong book 4 kasi meron pang book 5 and sinusulat pa lang siya, hindi pa siya nilalabas. So, baka mabitin lang ako. So, baka itong book 3 lang muna ang basahin ko para i-recall yung mga nangyari. Because I feel like na-overwhelm ako nung binasa ko to kasi ang daming nangyayari. And last na gusto kong basahin is Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan. This is by Bob Ong. And may nagsabi rin sa akin sa comments na magkakaroon nga daw ng movie itong Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan featuring Joshua Garcia. I'm so excited to reread this and then watch the movie and let's see kung madi-disappoint ba ako sa movie or not. So yeah. And the last prompt of them all is host's choice. This is where mamimili ka sa limang host kung ano ang babasahin mo. Pwede naman yung limang choice namin, pero pwede ka mamili sa isa sa amin or dalawa sa amin, or it's your choice. Ladies' choice. Char, sponsored ka, girl. Or my choice. Alam naman natin na talaga namang ang aking paboritong Pilipino author ay si Bob Ong. Kaya naman, ito lang talaga yung mga gusto kong basahin yung gawa ni Bob Ong because I feel like we all deserve to feel how good these books are. Endorser ka, girl. See, by Bob Ong. This book really blows my mind. Sobra ako naloka nung nalaman ko kung bakit si ang title ng librong ito. Binuo ang puso ko, namulaklak, tapos dinurog. Saya! Oo, grabe. The experience, I love it. And then, pangalawang recommendation is ilang beses ko na bang nabanggit ang MacArthur sa aking mga videos? This book is small but incredible. Jutay pero juicy. Char! Anyways, for my choice, MacArthur and C by Bob Ong. Okay. Mga kababayan, wah! Kung nakaabot ka sa huli ng video na to, secret lang natin to mga mamshi girl ha. Huwag mo sasabihin sa kanila, umpisahan mo ang comment mo gamit ang emoji. Kahit anong emoji, basta umpisahan mo yung comment mo gamit ang emoji. Yun ang ating magiging secret code. Nakaabot ka sa dulo ng video ito. Alright? Uy! 10 books ang babasahin ko for Weekathon, 8 physical copy at 2 ebook, and so excited for this Weekathon. Also, expect some reading vlogs for Weekathon. Planning to do reading vlogs like weekly, so 4 reading vlogs for August. So excited! And I just can't hide it! Anyways, thank you so much for watching mga kababayan. That is it for today's video. If you enjoyed it, please give this a thumbs up. Don't forget to subscribe for more bookish content like this. And always remember to open that book and discover what magic is. See you again next time. Be safe, be kind, be vigilant, and let's survive this pandemic. Bye!